Sumapit na ang araw ng Pasko. Makikita nga ang masayang pagkain ng pamilya ni Ricky kinagabihan sa pagsapit ng alas 12. Napatingin nga rin siya sa litratong nakasabit sa may unahan ng kanilang TV. Ito ay ang picture nilang pamilya at kasama pa rito ang kanyang kuya Richard na makikita ang ngiti sa labi. Ibinigay na nga rin ang kanyang nanay at tatay ang regalo para sa kanya at si Ricky naman ay iniabot na rin ang kanyang bigay sa mga ito. Habang nakatingin nga si Ricky sa kanyang magulang ay napangiti na lang siya at nagsalita matapos humugot ng lakas ng loob. Nga po pala, may gusto rin akong sabihin. Wika ni Ricky na naalala rin si Andrea. Bukas nga ay pupunta sila sa bahay ng mga ito kasama ang kanyang nanay at tatay para makipasko sa bahay ng dalaga. Bukas inimbita tayo ni Andrea sa bahay nila. Sabi ni Ricky at nasabi na lang din niya sa sarili na bukas na lang daw siguro sa bahay ni na Andrea. Hindi niya nagawang sabihin ang bagay na iyon. Sige, ano bang oras? May regalo rin kasi kami kay Andrea. Wika nga ng nanay ni Ricky at sumagot naman ang binata na kahit after daw nilang sumimba sa umaga. Baka maraming tao sa bahay nila anak, hindi kaya? Tanong naman ang kanyang ama, nakakatapos lang ubusin ang biko na kinakain ito. Hindi ko lang po sigurado, pero don't worry dahil nandoon naman si Andrea. Nandito din po ako, hindi naman kayo ma-out of place doon. Kalmadong wika ni Ricky at ang nanay niya ay napatingin sa kanyang ama. Dapat nga ay masanay na tayo dahil malay mo, wika ng kanyang nanay. Ay oo nga naman, nakangiting wika naman ang ama ni Ricky at ang anak nga nila ay napatawa na lang dahil tila nagegets na rin ito ang naisipahiwatig ng ngitian ng kanyang mga magulang. Baka doon na rin ang punta nito, lalo pat. Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili at pagkatapos noon ay napatingin siya sa kanyang phone. May mga messages doon na binabati siya ng Merry Christmas. Naisipan nga rin niyang tawagan si Andrea kung kaya't nagpunta muna siya sa kanyang kwarto. Merry Christmas! Pambungad ni Ricky habang nakasalpak sa tainga niya ang kanyang earphone. Merry Christmas din! Masaya namang wika ni Andrea na kasalukuyang nasa loob din ng kanyang silid. Nakaupo ito sa harapan ng kanyang desk at busog na busog dahil sa dami ng kanyang nakain kaninang Noche Buena. Busog na busog ako, naparami ang kain ko. Masisira yata ang diet ko nito. Natatawang wika nga ni Andrea habang si Ricky naman ay nakangiting pinapakinggan ang boses nito. Okay lang naman masira ang diet mo, parang mas kailangan mo na ngayong kumain kasi. Napapangiti na nga lang si Andrea habang pinapakinggan ang boses ni Ricky. Napahaplos nga siya sa kanyang tiyan at napatingin dito. Mga ilang months pa naman siguro bago mahalata ito. Based sa mga ni-research ko, wika ni Andrea na pasimpleng pinagmasdan ng kanyang sarili sa salamin. By the way, nasabi mo ba kina tita? Iyong about dito? Hindi, bukas na lang siguro para magkakasama sila ng papa mo. Parang kinabahan din ako. Wika ni Ricky na napatayo na at napatingin sa labas ng kanyang bintana. Nakita nga niyang may mga bata nangangaruling sa tapat ng kanilang bahay. Kahit pa nga ang oras ay alauna na ng madaling araw. Para kang sira. Baka naman bukas ay hindi mo ako sasamahang magsabi. Tatamaan ka sa akin. Don't worry, wala namang gaanong bisita sa bahay bukas. Baka iyong mga inaanak lang ni Papa, ni Andre at baka iyong dalawa na inaanak ko rin. Wika ni Andrea na pinalobo pa ang kanyang pisngi at inimagine niya kung siya ba raw ay tataba kaya. Ano raw kaya ang kanyang itsura? Oo naman, kailangan nakasama ako. Baka malintikan ako sa papa mo. Baka sabihin ni napakahina ako naman para sa'yo. Sabi na nga lang ni Ricky na napatawa na lang. Dito ka nga pala mag New Year. Isama mo sina tita. I'm sure after nang malalaman nila bukas ay iyon na rin ang gagawin ni papa. Ani Andrea at makikita nga ang ngiti sa labi ng dalawa. Ang bilis ng pangyayari. Pero ilang buwan nga mula sa araw na ito, ang dalawang ito ay magiging ama't ina na. Hindi pa alam ni Ricky ang mangyayari, pero sumagi na rin sa isip niya ang posibilidad na maapektuhan ang kanyang pagbabasketball. Bigla kasi niyang naalala ang kanyang kaibigan na si Kier na nag-quit sa paglalaro sa mga liga dahil sa asawa nito. Ito ay upang mabantayan ang pagbubuntis nito. Idagdag pa nga niya na siya ay samansali nagtatrabaho. Malayo siya kay Andrea at napaisip siya na kung paano kung kailanganin daw siya nito. Kung may unexpected na mangyayari sa pagbubuntis ni Andrea, handa naman akong pansamantalang tumigil sa paglalaro.
ang plano kong pagsali sa provincial team, ang regional league, ang Maharlika League. Nasabi na nga lang ni Ricky sa sarili nang matapos ang ilang minutong pag-uusap nila ni Andrea sa phone. Makikita nga ang paghiga ng binata sa kanyang kama at kung mangyayari ang iniisip niya ay wala siyang choice, kundi unahin ang kanyang mag-ina. Nangyari na nga ang pag-amin ng dalawa kinabukasan sa bahay ni Andrea sa harapan ng kanilang mga magulang. Makikita ba nga ang kaba sa mukha ni Ricky habang nakatingin sa tatay ng kanyang kasintahan. Nasa kusina nga sila ng oras na yon at makikita nga si Isaiah na napainom na lang ng kape kahit pa nasa harapan nila ang mga handa nila ngayong Pasko. Makikita nga rin sa magulang ni Ricky ang pagkabigla pero mas napaisip sila sa magiging reaksyon ng ama ni Andrea. Naroon nga rin si Andrea na napatingin sa kanyang ate. Masaya nga ang kapatid ni Andrea sa nalaman niya at napapangiti na lang siya dahil nakikita niyang dama ng ate niya at ng kanyang kaibigan ng kaba sa kung ano ang sasabihin ng kanilang papa. Napabuntong hininga na nga lang si Isaiah at napatingin kay Andrea. Naalala niya kung paano ito nalungkot at na-depressed nang mamatay ang mama nito. Wala siyang ibang ginawa kundi ang bantayan nito araw-araw, pati sa pagpunta nila sa ibang bansa. Pareho silang malungkot ng kanyang unika iha, pero hindi niya ito sinabayan. Bagkus ay pinakita niya rito na malakas siya, kahit sa loob-loob niya ay labis din siyang nasaktan sa nangyari sa kanyang asawang pinaglaanan niya ng kanyang buhay. Nang bumalik sila sa Pilipinas, ay hindi pa rin niya nakikita ang dating saya ni Andrea hanggang isang araw. Nabigla na lang siya dahil umuwi ito mula sa mansalay na masaya. Nakikita niya ang ngiti nito at ang kislap sa mga mata na ilang taon niyang hindi nakita. Hindi niya alam kung ano nangyari, pero nakaramdam siya ng tuwa nang makita muli ito. Hindi niya naipakita kung gaano siya kasayang makita ang kanyang anak na bumalik sa dati. Iyong dating Andrea na masayang uuwi at magpapakita sa kanilang mag-asawa kapag sila ay narito sa Kalapan. Malalaki na kayong dalawa. Isa pa, expected ko na rin naman ang posibilidad na ito dahil pumayag akong sa mansalay tumigil ang anak ko. Isa pa, malaki rin ang pasalamat ko sa iyo, Ricky. Kahit pa tinakot kita noong karawan ni Andre. Dagdag pa nga ni Isaiah na makikitang dahan-dahang napangiti na kinatuwa naman ng magulang ni Ricky. Kung hindi dahil sa iyo, Ricky, baka hindi ko muli makikita ang dating saya ng anak ko. Kaya ipangako mo sa akin na alagaan at mamahalin mo ang anak ko, pati na ang magiging apo ko. Masayang wika ni Isaiah at makikita nga ang pagtayo ni Andrea at bigla siyang niyakap nito habang nangingilid ang luha. Si Andre naman ay ngiting-ngiti sa narinig. Nakahinga naman ng maluwag si Ricky nang marinig iyon mula sa ama ni Andrea. Ayaw kong umiyak, Andrea. Paskong Pasko, huwag kang umiyak. Natatawang wika nga ni Isaiah habang hinahaplos ang ulo ng dalaga. Masaya lang ako, Papa. Basta ikaw, kung anong gusto mo ay gusto rin ng Papa mo. Masayang wika ni Isaiah at pagbalik nga ni Andrea sa tabi ni Ricky ay makikita naman ang seryosong tingin ng binata sa kanya. Pangako po, hindi ko po sasaktan ng anak ninyo. Magiging mabuti rin po akong ama sa anak namin at sa kanya. Sabi nga ni Ricky na ikinatango naman ni Isaiah. Pero ano ba ang balak ninyong dalawa? Bigla namang tanong ng nanay ni Ricky. Si Isaiah nga ay napatingin din sa dalawa. Wala pa naman po, pero sabi ni Ricky, magsabi lang kayo at ako ang bahala. Pwedeng magpakasal muna kayo sa Huwes if gusto ninyo for legality. Tapos pagplanuhan na lang ninyo ang kasal sa simbahan. Wika ni Isaiah na makikita sa mga mata ang saya. Ang desisyon niya ay nakadepende sa desisyon ng dalawa. Malaki na nga ang anak mo, Reina. Sabi na nga lang ni Isaiah sa sarili habang iniisip ang kanyang yumaong asawa. Nakahinga si Ricky ng maluwag dahil sa nangyari sa araw ng Pasko sa bahay ni na Andrea. Makikita nga ang dalawa sa likuran ng bahay ng dalaga sa court na naroon. Makikita nga si Ricky na nagpapatalbog ng bola. Ang kanila nga mga magulang ay nasa loob naman at nagkukwentuhan ng mga bagay-bagay. Si Andre naman ay nasa salas dahil dumating ang inaanak nito mula sa isang kaibigan niya sa trabaho. Natatawa pa nga siya dahil binibiro siya ng magulang ng bata kung nasaan daw ang ninang. Para kayong sira, wala na kami noon. Nagmumove on ako, pinaalala pa ninyo. Sabi nga ni Andre,
Kasama niya kasi ang kanyang ex sa pag-attend ng binyag nitong kanyang inanak noong isang taon. Biro lang pre, sagot ng lalaki at napatawa na nga lang ito. Mula naman sa kusina, naaalala nga kita. Ikaw ay yung magaling na basketballista noon, hindi ba? Ikaw ay yung binansagang golden boy. Ang totoo kasi, nanonood din ako ng basketball noon. Nagkataon nga lang na mahina ang loob ko at hindi ako kagaya ng anak ko na malakas ang loob na sumali sa varsity. Sabi nga ng tatay ni Ricky sa ama ni Andrea, makikita nga tumatagay ang dalawa sa may kusina habang ang nanay naman ni Ricky ay pasimpleng nagliligpit ng pinagkainan kahit pa nga ayaw ni Isaiah. Nagbabakasyon kasi ang mga kasambahay sa bahay ng mga Cervantes at ang dalawang anak ni Isaiah ang nagliligpit ng kalat dito sa bahay sa nakalipas na mga araw. Naaalala mo pa pala iyon, pero nag-retire na agad ako noon. Hindi na ako bumalik kasi family first at takot din ako sa parents ko ng mga panahong iyon. Natatawang wika ni Isaiah na tinagaya ng kanyang magiging balae sa hinaharap. Sa likuran naman ng bahay ay makikita si Ricky na nagpa-practice dribbling habang pinapanood ni Andrea. Magaling na ba ang kanang kamay mo? Pagalingin mo muna, wika ni Andrea na biglang inaga ang bola mula kay Ricky. Pagkatapos noon ay pinatalbog niya ito. Nagkatinginan ang dalawa at may naalala sila bigla. Tanda mo pa ba noong time na nag 1-on-1 tayo before ng tryout mo sa sisa? Tanong nga ni Andrea na mabilis na lumayo kay Ricky na siya ay binabantayan. Hindi ko pa rin nakakalimutan iyon. Kung hindi dahil sa advice mo ay baka walang Ricky Mendez na maglalaro sa CBL. Sabi naman ni Ricky na mabilis na inago ang bola kay Andrea. Pero mabilis na naiiwas ni Andrea ang bola mula sa kanyang kaharap at isang mabilis na sidestep ang kanyang ginawa para lampasan si Ricky. Makikita nga ang ngiti sa labi ng dalawa, lalo na nang huminto si Andrea at lumayo kay Ricky para magpakawala ng isang jump shot. Hindi na ito nahabol ni Ricky dahil hindi naman niya binilisan ang kanyang galaw. Pumasok nga ang bola sa basket at makikita nga ang pagmamalaki ng tingin ni Andrea sa binata. Panis! Sabi ni Andrea at napatawa naman si Ricky. Pinagbigyan lang kita. Sus, sadyang magaling pa rin ako maglaro. Pagyayabang pa nga ni Andrea at napatawa nga si Ricky at nag-approve na lang sa sinabi nito. Pero siguro kung hindi mo ako binigyan ng tip noon kung paano mapili sa Sisa Flamers, baka wala tayo sa ganito, palagay mo. Bigla nga rin winika ni Ricky at kibit-balikat naman ang unang tugon ni Andrea. I don't know and I don't care sa what if mo. Ang important na ngayon sa akin ay kung ano tayo ngayon. Nakangiti namang sagot ni Andrea. Habang naglalakad nga si Ricky para kuhanin ang bola, ay napaseryoso na lang din siya nang mula sa likuran ay may naramdaman siyang yumakap sa kanya. Si Andrea ito at idiniin ng dalaga ang kanyang mukha sa likod ng binata na parang nanggigigil. Napahawak naman nga si Ricky sa mga kamay ng dalaga na nasa kanyang tiyan at napangiti. Happy ka? Mahinang tanong ni Ricky sa babaeng nasa kanyang likuran. Oo, ikaw ba? Sobrang happy. Pangako, ikaw at ang magiging anak natin na magiging main priority ko palagi. Wika ni Ricky at napangiti naman si Andrea nang marinig yun. Lalo nga niyang niyakap ang lalaking kanyang iniibig at dinama ang init ng katawan nito ng oras na iyon. Naging masaya nga ang dumaang Pasko at bagong taon para kay Ricky at Andrea. Sa pagsapit nga ng January, ay dito na si Ricky na paisip kung dapat pa bang ipagpatuloy ni Andrea ang pagko-coach sa kanilang team. Iniisip kasi niya ang pagbubuntis ito dahil baka abutin pa ng February o first week ng March ang OMPL. Bago nga si Ricky bumalik sa Mansalay, ay nagkausap muna sila ni Andrea tungkol dito. Hiningi nga rin nila ang opinyon ng kanilang mga magulang. Ang huminto sa pagko-coach ang suggestion ni Isaiah at ng magulang ni Ricky. Parang ayaw pa nga ni Andrea kasi wala pa naman daw siyang nararamdamang sumasakit o anumang sintomas na siya ay naglilihi. Kaso, sinabi ni Ricky na mas mabuti nga raw na dito na lang ang dalaga sa Kalapan. Nagpresenta nga rin ang nanay ni Ricky na samahan si Andrea para may bantay ito. Na-approved din naman kay Isaiah dahil alam daw ng balae niyang babae ang gagawin sa ganitong mga bagay. Wala na nga nagawa si Andrea at tumawag na nga ito kay konsehal sa lumi ng Mansalay tungkol sa nangyari. Pumayag naman ang konsehal at kasabay nito ay ang pagkausap. Ay ang pagkausap din ni Isaiah Cervantes dito pagkatapos.
Napaseryoso na nga lang si Andre at Ricky nang sabihin ito sa kanila na ito na raw ang magiging coach ng Mansalay Black Knights sa natitirang game sa OMPL. Medyo napalunok nga si Ricky nang malaman niyon, pero si Andrea naman ay naging masaya dahil ang kanyang papa ay nasa mundo na nga talaga muli ng basketball. Sabihin mo sa mga kasamahan mo, Ricky, na hindi ako mabait na coach. Sabi na nga lang ni Isaiah kay Ricky na bigla rin kinabahan. Bago nga magsimula ang 8th game nila ay magkakaroon pa muna ng All-Star Game ang OMPL at sa isang araw ay i-release na ang starting 5 ng South at North na kinuha mula sa Boto Online. Isa nga itong magandang simula ng taon. Lalo pat, ang mapipili rito ay ang mga pinakamalalakas na players ng probinsya. Isa na rin itong pagkakataon para makita ng mga bubuo ng Oriental Mindoro team ang mga prospects na kukunin nilang manlalaro.